Hi guys! Happy Valentine's! Happy Valentine's! Diyan sa Pilipinas, amin. Bukas pa. Bukas pa. Kaya... sa lahat ng mga viewers namin, sa mga friends sa community, Happy Valentine's sa inyong lahat. Yeah. So, ito ang Valentine's namin. Naalis kami. Magde-date kami. Dork. Naalis lang. Kasi wala kaming time bukas. Actually, ako day off ako tomorrow, pero siya kasi may pasok. So ngayon actually may pasok din siya pero mamaya pa naman. Oh, susi dala mo? Oh, ito. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Valentine's. Kapal ng snow. So yan. Nalabas lang kami. Para ito na yung date namin dalawa. Yan yung gift. Bibili. Hanap ko siya ng gift na... or kasi gusto niya akong bilhin ng chocolate guys. Sabi ko, wag na kasi nga, nagda-diet ako, di ba? Sa chocolate, sobrang tamis. So, labas na lang kami. Eh, yung mga gift namin, mas mainam na nakikita na namin. Total, lagi na naman magkasama, ano pa. Paano pa namin so-surprise ang isa't isa. Hindi naman kami maalis ng magkahiwalay. But before that, tingnan niyo muna yung kotse. Magpapagpag muna. Papal ng yelo. Sige guys, punta lang kami sa mall. Balikan namin kayo, ha? Na, pagpag pa more. Yan, clear na. Bakit? Ikaw magda-drive, ha? Kaya mo naman ako maupak. The driver. And the passenger. Hay, hay, hay. Diba, 2 months na lang. Mag-spring na. Pero yung spring dito, as in malamig pa rin naman. Minsan na maabot din ng ano, mga around 5 to 10. Yan. Ano siya? Nakumot lang mga kamay sa lamig. Laki ng hiwa. Hiwa na naman ako. Hiwa ka? Saan? Lali mo yun. Part of pa. Sa kuchilyo. Warm up muna. Baka rin yung karilyo dito. Konting taste na lang. Bukas na ba ito? Oo. Oh. Sobrang lamig pati yung pinaka monitor na gano'n. Puso ko putla. Sige, sa mall na lang natin sa isa pa. Dito na kami sa toys. Dito ka, si Deadpool. Bagay, suot mo yung hoodie mo. Parang man-moist yung ano no? Hindi. Camera? Hindi mo moist talaga. At LED. Bagay. Ah, bagay. Ayan ang gift ko sa kanya. Laruan. Mas mahinam kasi guys na alam namin yung bibilhin. Tsaka like, ano sabi ko kanina, lagi naman kami magkasama. Bihira naman kami maalis ng magkahiwalay. Kaya mahirap magtago ng pangregalo. Papakiyawin mo na? Ang dami mo na, hanggang Father's Day, Birthday, Pasko. Parang tunay. Adik ka ba, dear? Adik ka? Adik. Adik sa'yo. Weh. Adik ka sa lakwa. Ano? Anong gusto mo? Gwyneth Paltrow. Pinakapangit na Iron Man. Pinakapangit na Iron Man yun. Ito yung matagal na hinanap-hanap na ano. Yung Archangel. Archangel sa malmal eh. Sandamakmak. Ito diba gusto mo to? Meron ako nito eh. Ano? Ito lang wala. Ayun, hindi na pwede hindi. Bibling ko rito.
si Falcon. 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 Si Bucky. Si Bucky. Ano pa? Happy na ako dito. Wala pa, isa pa. Repaint. Red Skull. Pili na, papa. Pili na, pili na. Oo na ako dito. Isa lang? Abitan na ako ng toys ko. Iba naman yun. Kaya nga sa akin, gift ko eh. Ha? Gift mo? Si Jeremy. Na. Si Jeremy. Si Jeremy. Toys R Us exclusive. Kaya ba yung Falcon exclusive din? Exclusive din to eh. Kung mabago ko lang. Joke ko ato. That's very exclusive. Yes, it's not good. Yan talaga. Ganun talaga. Dadry yung mukha ko sa lamig. Ay, doon doon ako yun eh. Pumili ka lang, magandang kaon. Wala na bang sale ito? Naka 20% off yung mga toys eh. 34 magkano? Ayaw pa niya. Naghahanap pa ata yung tagta $10. $10 for rips. Ay, Ant-Man. Exclusive Ant-Man din. Eh. Asan? Eh? Meron na ang Ant-Man Dallas. Mas maganda pa nga sa akin. Kasi movie yun. Ito. Hey guys. Nandito kami ngayon sa Old Navy. So, namimili siya ng mga pang-gym niya. Ito na lang gusto kong gift niya sa akin. Yung mga pang-gym ko na lang. Hindi pa ulit-ulit. Ulit-ulit ba yan? Medyo maluwag yan. Maganda yung medyo pit. Parang hindi siya sagabal pag nag-ano. Yung gym. Gym. Seryoso na ko. 1 year. 1 year in a making. Parang movie lang yan. Ha? Oh, ganda yun. So, sana may mapili siya rito. Tingin din kami ng sweatshirt mamaya sa Adidas. Nasa pamal eh. Nakapang guys. Ito yung mga iba rito. Marami rin mga nakasale dito. Mga damit. Red Navy. Kaya nakapang guys eh. Lagi ano eh. Puro medium. Try mo yung medium. Yeah. Gray black favorite color ko yan. Red. Yan. Siya si blue. Blue gray. Yes, sakto. Pati yung haba. Baka pambata yan. So. Sa bagay, hindi naman matatangkad ganun katatangkad ang mga Canadian actually. Parang average lang. Dun sa small town, alis lahat ng mga tao dun malalaki. Yan na yung midi siya. Tsaka mag-story time tayo tungkol dun sa paano kami nakasurvive. Long distance. Yeah. For how many years? Parang katulad mo sa akin. Na isa so, lang. Later. See you guys later. Hi guys, yan. Tignan si Jermaine. Natawa ako, nagtutupi kasi siya eh. Magaling na rin siyang magtupi. May natutunan siya. Oh, tips ni Jermaine. Ang bilis naman. Oh, guys, sorry. Wow! Very good ah. Ang galing ah. Nagtuturo na siya niya, tutorial. Paano magtiklop? Jermaine style. Saan mo ba nakita yan? Sa YouTube? Ah, tignan niya. Ah, paano? Sabi mo na, paano? Dito, tapos sa gitna. Hawakan mo doon, tsaka sa gitna. Ano dapat talong? Panday. Tapos dito.
Okay. Dito muna. Tapos. Ganun daw. Tapos ganun. Kasilayan ko. Tapos. Silay ko muna yan. Very good na magtiklo pa. Dati tiklo pa ewan na. Ito niya. Dami niya ng dami kasi 2 PM. Oh. Kasi si kuya niya ang naglaba, siya ang pinagtupi. Yun lang naman guys. Mami ka na Jermaine. Pinakita ko lang sa kanilang yung tip sa pagtutupi. Natuwala ko eh. Natitip lang sa ng coffee. Nakakita ko siya, maganda siya magtupi. Paano? May style ka na ha? May leg ka na. Pumapayot na. Pumapayot na. Ato lang. Magda-diet din siya eh. Pabay ka na. Bye guys. Hi guys, shoutout ko nga lang pala yung asawa ni Sis Joanna Marie de la Cruz. Na si Val de la Cruz ng happy birthday. Kasi sakto daw ang birthday ng asawa niya sa February 14. So, happy birthday Val de la Cruz and happy Valentine's sa inyong lahat. Same din sa lahat ng viewer, happy Valentine's. Hi guys, happy Valentine's. Happy Valentine's. Ito, binili ko ng chocolate. Favorite nito eh, Lindor. Tsaka itong gulis. Favorite ni Jeremy yan. Although diet. So sila nakakain yan. Diet. Tsaka ito. Instead na flowers na malalanta lang after a couple mas of days. Mas ano ko kasi guys eh, mas na-appreciate ko yung mga live plants kesa sa, oo maganda yung mga nasa bouquet na mga bulaklak. Kaya lang after lang days, ala na at least ito tatagal. Tatagal. So usually talaga pag binibili niya ako ng ano, live plants talaga. Last time di ba ano? Ano ba yun? Anniversary natin? Oo, that, di ba? Madalas live plants. Kasi mas tumatagal to. Tsaka maganda sa bahay pag kami halaman. Kahapon umalis din kami. Binili niya ako nung pang gym outfit ko. Yun yeah. Na lang ang gift niya sa akin. Gym outfit? Kasi mas kailangan ko yun eh. Sa akin yung ano sa kanya toys. Yung last celebration maghapon, hadalian pa kasi papasok siya. Muntik na ako malit eh. Buti na lang yun. Kaya ngayon, ano rin siya. Papasok din maya maya. Kaya lang, labas muna kami sandali. Total, malapit lang naman. Hindi naman kung hindi nyo na celebrate yung ano, yung Valentine's. Hindi nyo na mahal yung isa't isa. Kumbaga ano lang naman yun eh. Reflection lang. Naging tradition lang naman yun pero yung importante rin yung kasama mo, yung everyday. Hindi yung sa Valentine's mo lang maalala. Yung everyday. Everyday na pinagluluto ka niya ng pambaon. Ng ulam. Everyday na magkasama kayo. Yun, hindi yung ano lang. Pag kayong araw lang ng mga puso. Ano ba? Tama natin discuss natin yung ano, di ba? Yung long distance relationship before. Ah, before. Ano namin na survive. Kumbaga, konting story time. Kasi Valentine's naman. So, why not? Pag-usapan natin yung long distance relationship. Paano namin na survive? Yung naging experience namin. Kasi just imagine, 3 years siyang nawala sa Korea. Tapos, ako 5 years. So, nung nasa 5 years na, siya 3 years na yun, hindi siya umuwi. Straight yun kasi siya napayagan. Sa akin naman, sa 5 years, umuwi ako ng twice. Yung pangalawa, isusunduin ko na sila. So, parang... Isa lang, lumalabas. Tapos, usually, a month lang ang ano. Ang baka siya minsan less pa nga. Kasi biyahe pag kinumpit mo. Ayun, na-survive sa akin yung 3 years. Every day, every night chat. Oh, kahit nung nasa ako. Basta pala kami. Communication. Tapos, every day yun, hindi kami nag-skip ng chat. Kahit na may trabaho yan, late na mga ka-uwi or ano, basta kailangan chat. Kung hindi pa kami makapag-chat, make sure namin na makakatawag kami. Para hindi wala nga akong telepono nung ano, hindi ako bumili. Kaya ano ako tumatawag, kay Rod. Diba? Kay Rod. Kasi hindi na ako bumili talaga ng phone doon. Kasi sabi ko, everyday naman nag-chat-chat. Tsaka, ang ano eh, medyo magulo yung phone doon. Tsaka expensive din. Eh, yung kasama ko bumili noon. Sa kanya na lang siya tumatawag. Ayun. So, ayun. Basta huwag ka mawala ng communication. At tsaka pag may problema lalo sa bahay,
open kami, na. Hindi yung huwag mo nang paalam kasi ganun. Lalo tungkol sa mga bata. Pagka ano yan, kung ano problema, pinag-uusapan namin. Mga, may mga ano rin eh, kagaya mo eh, diba, na-chismis ka nun, diba? Oo. Na-chismis siya. Nakita rin ako na nanigarilyo. Kapit bahay namin yon. So, gulat kami. Sabi namin ni Mami, paano nangyari? Sabi ko, may kako, puntahan natin. Kasi kako, hindi naman pwedeng gano'n. Na-chismis ako. Sabi ko, bahay, trabaho na nga lang ako. Na-chismis pa ako na ninigarilyo. Eh, guys, amoy pa lang na sigarilyo. Ayaw na ayaw ko na. Tapos, ipunta namin yung kapitbahay namin. Kasi syempre, unang-una, malayo siya, di ba? So, parang ang pangit nun kapag na-chismis ako na gano'n. Nakikita rin ako sa may kanto ng Cruz na ninigarilyo. Ha, sabi ko punta natin, Mami. Punta naman kami. Wala naman, 'di ba? Wala naman nangyari. Wala. Tapos sabi, "Ay, baka mukha mo lang ganyan-ganyan." Sabi ko, "Huwag kayo kaako magbibintang ng ganun. Huwag niyo pinagkakalat." Kasi kaako pangit pong tingnan 'yon, lalo ang asawa ko nasa malayo. Humingi naman ng pasensya 'yung matanda. Although talagang kilala sa pagiging chismosa sa amin. Tapos meron pa isa, 'yung pinsan ko naman yata si yung namatay na si Puge. Si Puge. Oo, yung sabi may angkas ka. Yung palabading yung angkas niya na tigaroon sa amin na OJT ba yun? OJT bata yon, tiga sa amin. Kaya lang, uuwi ako kasi ano ako nun eh. Ako yung kitchen officer in charge sa Max ng time na yun sa kitchen. So, yung bata, estudyante yon. Naawa OJT. Naman ako na same way kami. Eh, late na kami minsan nakaka-uwi lalo sa gabi. Siyempre, OJT, naawa na mga estudyante. Sinasabay ko na lang, eh usually guys, pumapasok ako naka-motor, naka-ano talaga, yun ang service ko para mas madali. So, na-chismis din ako noon kasi nga, na-misunderstood na mixed ride ako lalaki. Sabi ko, paano ako magkakasama? Lalaki naman talaga. Bading naman. Tsaka unang-una bata, ay, Diyos ko naman, ilang taon na ako, ilang taon lang yun, 16 lang, 17 lang ata yun. Pero yun, napag-uusapan naman. Kasi kailangan maging open kayo eh. Sa amin naman sa Korea noon, nung time na 'yon, dapat ano, pipiliin mo yung mga kaibigan mo kasi may mga kaibigan din kahit saan ka mapunta, piliin mo yung magiging kaibigan. Yung kaibigan, may mga kasama kasi ako nung dati. Pero yun si Rod, ano 'yun, tapat talaga 'yun, yung pinaka the best na nakasama ko 'yun kasi uwi, trabaho lang din. Pero yung mga iba kong nakasama nun, gusto pa kasweldo o kaya weekends, iinom, ganyan. Okay lang naman uminom, kaya lang, malabas pa sila, ganyan. Tapos yung iba nagkakasino, ganyan. O ano ginagawa? Marami silang nagiging bisyo. Kaya isa sa mga factor. Oo. Na kailangan pumili kayo na magiging kaibigan nyo. Huwag kayong makipagkaibigan sa dadali kayo sa kalokohan. May impluensya nga talaga nun eh. So, dapat pipiliin mo talaga. Ngayon, mga nagkakasino, minsan, kasi malaki, parang sa Japan din yung pera namin, million, pag sumahod eh. Sa amin, pagkasahod, darito agad kami sa padalaan, halos lahat pinapadala ko, nagtitira lang ako ng mga 5,000 na allowance, ngayon, 10,000. Tapos yung mga yun, nagkakasino sila, minsan, nauubos, nangihiram pa sa amin ng pera. Pero wala na kaming papahiram kasi napadala na namin. Yeah. Siyempre, pag long distance, kailangan isipin nyo na ano, yung priority nyo, yung partner nyo, yung pamilya nyo. Kasi kaya ka nga nagpapakahirap sa ibang bansa para siyempre, sa pamilya. Siyempre, diba, marami dyan nag-abroad. Hindi nila nais. Gumagawa na ng sariling pamilya, which is yun ang pangit. Kaya kailangan yung priority nyo, pumunta ka doon para improve yung buhay ng family, hindi para gumawa ng bagong family. Oh, iba, ang dami doon, mga nagiging... Oo, marami ka makikilala. Kasi mga Koreano, gusto nila mag-asawa rin ng Pilipina. Tapos yung mga Pilipina naman, ayun, nakikijoin doon sa mga ibang mga kasama namin na Pilipino, ayun, nagkakaroon na sila ng relasyon. Siguro, may mga, hindi rin natin alam kung ano mga... Dahilan nila, hindi naman natin sila pwedeng i-judge dahil lang doon. Kumbaga buhay nila yon. Pero kami, as much as possible, hindi kami umalis noon pagka nasa off kami. Bahay pa rin, mas prefer namin na kahit nagkakayaan na nagumala. Hindi kami sumasama kasi mas prefer namin na mag-chat. Kaya nga minsan niloloko nila ako eh. Sabi niya, boring daw ang buhay ko kasi chat. Bahay, trabaho, yun ang nangyayari. Pero sa akin kasi happy ako na ganun eh. Kesa yung hindi mo sila makausap. Mas mahalaga yung makachat mo yung family mo. So isa rin yun sa nakapagpaano sa amin, nakapagpatatag. Tsaka yung pabagahe, yan. Yung bagahe, padalang pera. Kaya kami bumababa ng
pupunta ng city kasi bibili kami ng pandagdag doon sa box namin para doon sa dalawang bata, sa nanay ko, lalo na siyempre kay Carla. Yun, yung mga bagay na makakapagpasaya sa nila. Tuwan-tuwa din ako pag na-re-receive na nila yung mga gift na yun. Yun yung mga, ano eh, mga dapat gawin ng mga, ano eh, hindi naman gawin, kumbaga, as much as possible, dapat ganun yung ano yung naka-focus ka. Focus nung mindset mo na family talaga. Kaya ka nagpapakahirap sa ibang bansa kasi para sa family mo. Oo. Gaya natin 8 years, just imagine. Yun yung naging ano namin. Naging goals namin nung magkakalayo kami. Tapos nung nasa Pilipinas naman ako, nasa Canada siya. Instead na magtrabaho ko, nag-ano na lang ako. Focus sa mga bata at business na lang. Oo. Nasa bahay ka lang, dumarating yung mga, ano, yung mga buyer namin. Tsaka iwas din sa mga ganang selos-selosan kasi yun ang isa sa mga tagapag-aawayan. Pag wala ka lagi, siyempre, kung nasa work ka, hindi mo rin naman makakontrol kung anong oras ka makaka-uwi, ganyan. O di, wag na lang mag-work. Total, kaya naman niya mag-provide, kaya ko naman mag-business. Nung time na yun, kaya naging okay pa rin. Oo. Kaya, basta yun lang ang payo namin. Na-focus kayo sa, ano, sa plan nyo, kaya kayo malis kasi plan nyo mapaayos ang buhay ng family, focus lang doon. At saka syempre, constant na communication. Yun ang importante. Yun. Kailangan lahat pag-usapan kasi minsan sa misunderstanding din nagkakasimula ng ano, yun ang problema. Tsaka yun, celebrate nyo yung Valentine's na hindi lang basta etong Valentine's Day. Sana everyday. Everyday, isipin nyo Valentine's Day. Express nyo na mahal nyo yung tao, ganyan. Kasi siyempre, hindi natin hawak ang buhay ng tao. Minsan, huwag naman sana. Di ba? May mga aksidente, may mga insidente na pwede mangyari. Kaya as much as possible, i-express nyo sa, ano, sa family nyo, sa partner nyo. Hindi lang dahil may special day, pero everyday. Everyday. Yun lang. So, paano guys? Ayan lang. Konting heart-to-heart talk lang tayo. Kasi Valentine's naman. Thank you kay Javi sa kanya. Happy Valentine's. Pa-chocolate. Tsaka nga pala sila, yung sister ko, papunta ng Japan dyan. Yung mga sabis niya na nasa Japan. Si Nina Rayos. Si family nila, buong family pupunta ng Japan. Tsaka yung mga sabis namin, siyempre related din dun kay Nina na... Mostly, mga sabis so, namin is from Nina Rayos. So, yun. Pupunta sila by, kailan ba? Monday. Sa Monday. Diyan sila sa Japan. Sa Japan. So, I wish makarating din kami sa Japan. Okay, paano guys? Happy Valentine's ulit. And, thank you for watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!